noodles. So today is day 2 of our stay here at Taipei, Taiwan. Meron kaming tour sa may Jiufen, Shifen, Yeolyu, Geo Park. So ang meet-up namin with the bus, shuttle bus, is 8:45 a.m. near Shimen Station. So I'll show you the meeting place later. Binuksan ko lang yung window nito ano namin room and yun, tumapat ako dito. Kasi hindi ko na properly open yung vlog ko kahapon. So, I'm properly opening it today. Yeah. I hope you guys enjoyed the vlog today. Good morning, Taiwan. Good morning, madam. Morning. Satod ka na ba sa pupuntahan natin today? Yes. Yes, we're very excited. Sana magdumilim ng maaga sa Shifen para makita namin yung lanterns. Yes. Para maganda yung pictures. Yeah. Para makapagpalit ka na ng DP, diba? Ah. Yun ang goal namin today, makapagpalit ng DP sa Facebook. Bye. So ngayon, palakad kami papuntang Gakudan Bakery sa may, malapit sa may Red House. So, galing sa hotel namin, kailangan nyo lang puntahan din yung Shimen Station. Tapos pag nakita nyo na yung Red House, lagpas lang ng konti dun yung Gakuden Bakery. Tapos yun yung meeting point kapag nagpabo kayo ng tour going to Jiufen, Shifen, tsaka Yeolyu. Nililinis nila yung Shimen Ding Street. Ayan, masagasana po pa. Morning again in Shimen Ding. Walang katao-tao compared mo sa gabi. Tsaka pag mga gantong oras, mga 8:20, madami pang sarado. Tapos pag gabi talagang buhay na buhay. So doon kami galing, tapos naglakad lang kami papunta dito sa harap. Kasi ano pala, exit 4 ng Shimen Station, doon yung Gakudan Bakery, doon yung meet-up ng bus. So, doon kami galing eh. Tapos pala dinerecho na lang namin dito. Tapos nandiyan na siya. Doon na. Doon na yung Klook bus. Nakita na namin. Umikot pa kami. Umikot pa kami dyan. So, ito na po yung Gakudan Bakery. Ito siya. Yung Gakudan pala. Tapos, ito na yung Klook bus. Siya. Turns out na wala pa pala yung bus eh. Siguro saktong 9 siya napunta. Yung kakaalis lang bus eh. So di pa kami in-entertain. Pero okay lang naman. Pabili na daw tayo ng ticket for Geo Park. Sabi ko hindi pa. So okay lang daw, i-announce na lang daw. So lahat na nagmamadali para makuha ng magandang upuan. Ito na yung bus. Medyo nagmadali po kami ng konti. Na para naisil, baka daw maubusan ang upuan. Pero sakto naman yan. Bilang nila yan per bus. I'm your tour assistant. My name is Irene. Good morning. Welcome, all of you. Irene. Nagbigay sila ng water. So, tigisa kaming water. Tapos meron din sila, mami. This is good na nagbibigay sila ng tubig. Kasi puro lakaran yung pupuntahan. So, ilagay natin siya dito. Madami ilalagyan dito. Tapos, ang next kong ipi-figure out ay yung seatbelt. Kasi kailangan daw mag-seatbelt. Hindi ko alam kung bakit. Ayun. Ayan, humaba na siya, madam. Kasi maglalakad. So, yung tour guide na namin yung nag-settle ng Yeolyu ticket. Kasi wala pa kami. So, nag-assist naman siya. So the sticker please put on your back or shirt. Huh? Yeah, back or shirt. Because that's easier for me to know who have paid. Because they will count the number of...
sticker para matandaan tayo nung tourist guide. Hindi nadikit sa inyo? Ito, 10 peso coin na nila ito. So, ito naman, 50. So, let's say, mag-ubad ka ng 70, yan lang. Ay, ng 60, ito na yun. Hindi mo siya feel. So, yung tour guide, nag-explain siya in both English and Chinese. So, maintindihan talaga siya kahit anong nationality. Mga tourists niya. Which is good. So, pamula dun sa Gakudan Bakery. Siguro it would take around 50 minutes to 1 hour yung travel. Kaka-announce lang yung tourist guide natin. Tapos since weekend today is December 22, Sabado, tuwing weekend daw, mas maraming tao sa tourist spots na yan. So kailangan aware ka para hindi ka maiwanubas. Dito na kami sa YLU Geopark. Ito yung entrance. So, dito yung entrance nung Geopark. Tapos, dito naka-park yung mga tour buses. So, nandun din, ayun din yung tour bus namin. So, sa ngayon, bumibili yung tour guide namin ng ticket nung Geopark. Tapos, merong 45 minutes to explore yung park. So, ngayon, naghihintay lang kami na dumating yung dalawa pang kulang dito sa group namin. Yun yung mga tour bus A sa Klook. Lagi nag-headcount yung tourist guide. Sobrang daming tao ngayon. Hindi ko alam kung lagi ganito. Kami yung last sa bilang. I wait. Kaso pala guys, pagpasok namin sa entrance doon, hindi na pala kasama yung tour guide. So pagpasok nyo sa entrance, kanya-kanya na. Pero you're given 45 minutes to explore. Tapos kasama na doon yung bathroom break. Sa kailangan 10:45, nasa bus na kayo. Pag wala pa, iiwan na. Tapos mahal daw yung taxi. So, kailangan alert din. Guys, ito pa lang yung Bukana. Tapos ang ganda niya na. Pamula dun sa street, straight na lang din kayo dito. Tapos ito na, makikita nyo na dito yung pinaka main attraction, yung mga rocks talaga dun sa part na yun. Tapos yan, merong sea view. Tapos pwede daw dyang mag-fishing, sabi nung tour guide namin. Tapos dito, may mga pangalan yung rock formation. Katulad niyan, nakalagay cute princess. So naman Queen's Head. Tapos doon kanina yung Cute Princess 2. Doon pala marami, madam. Yan na, meron dito mga rock formations. At doon din, meron din doon mga rock formations. Diyan din sa bridge na yan, may mga rock formations. So yeah, let's take pictures. Formations na yan, meron silang mga parang pangalan like Princess, Queen. Pero yun nga lang, kailangan mo pagganahin yung imagination mo para ma-realize mo na mukha talaga silang Princess or Queen. So, hindi ko ma-picture guys, sorry. Mas maganda din guys to be safe, huwag kayo mag-chinelas. Huwag din kayong magsuot ng mahabang sleeves kasi hindi siya ganong kalamig. Mainit siya, maaraw. So, maganda din dala kayong sombrero, ganun.
uneven talaga yung ano niya, ways. Yung pathways. So, mainit. Hindi ko yung expect. Pero tiis ganda tayo ngayon. Nakalagay dyan, dangerous, do not cross. So, beyond dyan sa red line. Huwag nyo na lang i-cross para hindi kayo ma-put into danger. Hindi kayo mapagalitan. Tsaka hindi kayo mapagalitan and all. So, we will attempt to go down. Good luck na lang while vlogging. Don't copy this. Sobrang uneven. So, galing kami dyan, guys. First sight yan na may mga rocks. Pero meron pa rin doon. Doon. Mag-bridge ka pa dyan, tapos meron pa din dito. Kaso yun na namin pumunta. Kasi sobrang init. Sige, tayo na lang pumunta doon. Doon sa malalapit na lang kami pupunta. Kasi 20 minutes na rin din naman. Tapos, ganun din yung makikita mo doon sa kabila. Parang ganito din doon sa first sight. Ganun din yung mga rock formations doon sa kabila. So, pero higher lang yung face. Oo, yun. Mas mataas nga lang daw. At saka, ang dami na namin pictures eh. Kaya pwede na. Okay na. Dito na kami sa malapit. Anong disadvantage, madam, pag nakatour? Ang disadvantage lang is time ka. Sobrang concise. Mm-hmm. Pero ang advantage na eh, hindi kayo mahirapan papunta dito. And then, mas mura nga yung pamasahe kasi yeah, book na siya agad. Mm-hmm. Totoo, mas mura yung pamasahe. So, parang taxi-taxi lang, ganun. Siyempre, kahit saan ka naman mong bansa pumunta, mas mahal pa rin ng taxi. Diba? So, palabas na kami ng ELU Geopark. Bye-bye. ELU. Umaalis na yung bus namin. Yung dito, tsaka yung group 3 and 7 na Lapa. Tapos yan, iiwan na sila ata. Kasi nag-move na yung bus. Guys, kasi di ba may time set? Parang ganun sila ka-strict sa oras. So, how long dumating na lang we are going to wait? The time na or do we go? Kasama na rin yung bathroom break, guys. Nasa time limit. Para hindi maiwan. Pero sabi naman nung tour guide, ko lang naiwan ka sa isang spot. Pwede ka mag-take na taxi going to the next spot para maabutan mo yung bus. Pero yun nga, mahal. So be alert din sa time. Walang Filipino time dito. Kasi nasa Taiwan tayo. Okay, let me take off the passenger.